ikalimang araw para sa ika-apat na linggo para sa quarter 2. Ito ang kalendaryo ng buwan ng Disyembre ngayong taong 2021. Ang buwan ng Disyembre ang pinakahuling buwan sa loob ng isang taon. Ito ang bilang 10. Katapat nito ang Biyernes. Ngayon ay 10 ng Disyembre 2021. At ngayon ay araw na ng Biyernes. Ngayon naman ay tumingin ka sa labas ng inyong bintana. Tingnan mo nga kung ano ang panahon sa araw na ito. Maaraw ba o maulan? Naaalala mo pa ba ang ating alpabetong Filipino? A. Z. Meron tayong 28 letra sa ating alpabetong Filipino. Mula rito sa 28 letra ng alpabetong Filipino ay makikita natin ang may mga bilog na mga letra. Ang tawag sa kanila ay mga patinig. Sabihin mo nga, patinig. Merong 5 patinig sa alpabetong Filipino. Ano-ano kaya ang mga ito? A. Ang tunog ng A ay A. Ito naman ay E. Ang tunog naman ito ay E. Ang susunod ay I. Ang tunog naman ng I ay E. Tunog ng O ay O. At ang ating napag-aralan na letter U na ang tunog ay U. Yan ang 5 mga patinig sa ating alpabetong Filipino. Yay! Ang po at ang opo. Sa akin ng ina't ama ko. Maging magalangin, mamumupo ako. Pag kinakausap ng matandang tao sa lahat ng lugar, sa lahat ng dako. Pag ang kausap ko'y matanda sa akin, na dapat igalang at dapat pupuin. Natutuwa ako na bigkas-bigkasin ang po at ang opo ng buong paggiliw. Letrang K. Malaki at maliit na letrang K. Ang tunog ng letrang K ay K. K. Tingnan natin ang ilang mga salita at mga larawan na nagsisimula sa letrang K na may tunog na K.
kabayo. K, kabayo. Kwago, kwago. K, kwago. Kabute, kabute. K, kabute. Kamatis, kamatis. K, kamatis. Kotche, kotche. K, kotche. Kampana, kampana. K, kampana. Kucara, kucara. K, kucara. Kalabau, kalabau. K, kalabau. Kamai, kamai. K, kamai. Keso, keso. K, keso. Kasoi, kasoi. K, kasoi. Kilai, kilai. K, kilai. Kandila, kandila. K, kandila. Kahon, kahon. K. Ito ay mga bilang walo. Tama, walo. O number 8. Halika, magbilang tayo ng mga hugis parihaba. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walong mga pintuan na hugis parihaba. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walong mga maleta na hugis parihaba. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walong mga rulers na hugis parihaba. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walong mga gusali o buildings na hugis parihaba. Susulat natin ang bilang walo. Mag-practice tayo sa pagsusulat. Mula sa taas, iikot, curve, paikot sa baba, pa-curve din siya hanggang babalik siyang curve, paakyat. Madali lang naman pala ang number 8 o bilang walo. Isa pa, ulitin natin. Mula sa taas, gagawa ka ng curve line papunta sa gitnang linya. At curve line pabalik sa pangalawang linya. Curve line ulit, paakyat. Ikaw naman. Kaya mo nang gumawa ng number 8. Bilangin natin kung alin sa mga grupo ng mga larawan ang may walong bilang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Limang kwago. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walong kambing. Alin dito ang may walong bilang? Tama. Mga kalabasa. Isa,
dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Mga kamatis. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pitong mga kamatis. Alin dito ang may bilang walo? Tama. Mga kahon. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walong mga kahon. Mga kutsara. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walong mga kutsara. Alin dito ang may bilang na walo? Mga kahon at mga kutsara. Ito ay hugis parihaba. Parihaba o rectangle. Ito ay hugis na may dalawang mahabang gilid at dalawang maiksing gilid. Katulad ito ng parisukat dahil pareha silang may apat na sulok. Ang parihaba ay may apat na sulok, ngunit ang dalawa ay mas mahaba kaysa sa dalawa. Parihaba, parihabang kulay pula. Parihaba, parihabang kulay dilaw. Parihaba, parihabang kulay asul. Parihaba, parihabang kulay berde o luntian. Parihaba, parihabang kulay lila. Parihaba, parihabang kulay kahel. Ang gusaling ito ay may hugis parihaba. Ang pintuan ito ay hugis parihaba. Ang katawan ng fire truck ay hugis parihaba. Ang maletang ito ay hugis parihaba. Ang bisarang ito o blackboard ay hugis parihaba. Ang ruler na ito ay hugis parihaba. Ang mga kwaderno o notebooks na ito ay hugis parihaba. Ang ating watawat ng Pilipinas ay hugis parihaba. Nabati kita! Natapos mo na naman ang iyong module sa araw na ito.